Hi guys, assalamualaikum and welcome again sa ating YouTube channel. So ang topic natin ngayon ay kung paano ma-retrieve yung old account natin sa POEA. So let's say meron na tayong old account dati, so nakalimutan natin yung password saka yung email natin. So yun yung itatackle natin ngayon kung paano siya ma-retrieve. Okay, so shoutout pala kay Mr. Bensky. So meron siyang comment dito dun sa bagong upload natin na kung paano kumuha ng balik manggagawa online. So sabi niya dito, may idea po ba kayo para ma-retrieve yung mga old OAC po? Sana masagot, okay? So yun yung gagawa natin ng video guys. So first, open natin itong Chrome. And then search natin OAC appointment. Then dito tayo sa POEA online services. So i-select natin. Okay, so wait lang natin kasi medyo mahina yung internet natin. Okay, so next, dito tayo sa Let's Go. And then, dito tayo sa baba. As you can see, meron ditong account recovery. So, select natin yan. Then, next. So, yan. Pinapa-input tayo ng email. So, siyempre, nakalimutan natin yung email natin. So, I forgot email natin. Okay, so ngayon ilalagay natin yung first name natin, middle name at saka yung last name. So kung ano yung input natin nung gumawa tayo, so yun yung ilalagay natin dito. Okay, so yung ilalagay ko ngayon is sample lang. So sample lang. Ayan. So be sure na tama yung spelling guys. Okay, so next. Okay, so ayan, as you can see, lumabas yung name natin. So lalabas yung name nyo dyan and saka yung email address. So as you can see, nakatakip yung ibang letters at saka numbers sa email natin. Okay. Okay, so sabi dito, please check if the following details is yours. In order to recover your account, you need to file a ticket on POEA online help desk. Okay. So, pindutin natin yan. Okay, so continue. So, kailangan natin mag-file ng ticket, guys. So, ayan, dito tayo sa online services e-registration. Ayan. Then, select services or select concern, I mean. So, dito tayo sa account problem, forgot AREG details. So, i-select natin yan. Then, next tayo. Okay, so, sabi dito, no help or guide available. So, next ulit. Okay, so, ngayon, i-select natin itong I forgot my registration number and then email address. Okay? Then, first name natin ulit. Okay, ayan. Then, birth date. So, kung ano yung birth date natin dun sa passport, yun yung ilalagay natin. So, again guys, this is sample only. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ma-retrieve yung account natin saka yung OAC natin, okay? Okay, so ayan. Then, as you can see, meron ditong red. Ayan. So, find. Then, select natin yan. Okay. So, ito yung makikita natin, guys. So, select processing site. So, select natin yung pinakamalapit sa atin na processing site. So, sa amin, Coronadal. So, select natin yung pinakamalapit. Ayan, Philippines. Coronadal City. Ayan. Okay, so concern details. So mag-message tayo. Ayan, mag-message tayo guys.
Okay, so yung active number natin. Okay, so next tayo, submit. Then yes lang natin. Okay, so ayan. As you can see, meron na tayong ticket numbers. Ito yung ticket number natin, yung red dito. Ayan. So kailangan natin i-save yan, guys, kasi yan yung pinaka-importante sa lahat para makita natin yung status ng ating request. So screenshot natin. Copy muna natin. So basahin natin itong paalala. So sabi dito, hindi na po kailangan pumunta sa opisina ng DMW or POEA para alamin ang action ng iyong request or help desk ticket dahil online nga po ang proseso, okay? So gawin po ang mga sumusunod para makita ang action ng DMW or POEA sa inyong request, okay? So ito yung mga steps kung paano natin makita yung status ng ating request. So pumunta sa www.dmw.gov.ph. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin makikita yung status ng ating request. So doon sila magre-reply, guys. Okay, so basahin natin ito sa baba. Kung ang status ng inyong request ticket ay for compliance, kailangan po ay inyong action kung may pinapagawa or hingi ang DMW or POEA sa inyo. Okay, so kung compliance, it means kung may hingin si POEA, so yun yung ibibigay natin. Mangyaring i-click ang reply button at i-type ang hiningi sa inyo ay submit ang dokumentong kailangan, okay? So kung may hiningi si DMW, so ibibigay natin yun. Okay, so i-monitor po palagi ang status ng inyong request para po sa agarang kalutasan. So first file, first serve. So kung ano yung, kung sino yung maunang mag-file, sila yung mauuna. Okay, so ngayon babalik tayo doon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin makita yung status ng ating request or ticket. So dito tayo sa inquire ticket. Ayan, balik tayo sa first form. So ito yun siya, inquire ticket. Then ngayon ipipaste natin yung kinapi natin kanina na ticket number, then search natin. Okay, so ayan, as you can see, nandito na yung ticket natin or yung request natin. So status for assignment. Okay, so wait lang natin yung reply nila dito, guys. So magre-reply si DMW. So kung may hihingin siya, so ibigay natin para mas mabilis yung pag-retrieve ng account natin, okay? So pwede tayo mag-reply. Ayan. Then pwede natin i-upload yung passport natin para mas mapadali yung retrieval ng ating account. Okay, so ayan. So maglagay tayo dito. Fast retrieval of my old account. Thank you. Okay, so save changes. Okay, so ayan, naka-attach na yung passport natin dyan. So mas mapadali yung retrieval ng ating account. Okay, so time to time. So puntahan lang natin ito para makita natin yung status ng ating request. Saka magre-reply yan sila. So depende. Kung weekend, so kailangan natin hintayin yung working days. So ganun lang. Again, thanks for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel and wassalam.